Sa ating unang balita, hindi maantala ang pagdating ng mga bakunang binili ng Pilipinas ngayong buwan. Yan po ang pagtitiyak ni Senator Bongo dahil hinugot muna ang pambayad nito mula sa contingency fund ng Pangulo. Pending pa kasi ang loan ng bansa sa ilang financial institutions. Narito ang detalye. Tiyak na ang delivery ng nasa 4 na milyong doses ng mga bakuna na kabilang sa mga binili ng Pilipinas. Kasunod dito ng pagpahintulot ni Pangulo Rodrigo Duterte na hugutin muna sa contingency fund ng Office of the President ang pambayad sa mga ito. Pending pa kasi ang loan financing mula sa Asian Development Bank at sa Asian Infrastructure Investment Bank, ang 4 na milyong bakuna ay kabilang sa mga inaasahang maideliver sa Pilipinas ngayong buwan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, nagpasalamat si Senator Christopher Bongo sa Pangulo na ipagamit muna ang contingency fund para hindi maantala ang National Vaccination Program. Ngayong mababayaran na ang mga bakuna, asahan ang tuloy-tuloy na pagdating nito ngayong Hunyo, kasabay ng pagsisimula ng mass vaccination para sa mga nasa A4 at A5 priority list. Parati naman pong pinapaalala ng ating mahal na Pangulo na dapat po hindi maantala ang pagbabaksin rollout. Nito lang June 1, pinagtibay ng World Health Organization ang paggamit ng Sinovac vaccine para sa emergency use. Kaya mangangailangan pa ng sapat na panahon ng ADB at AIB para maiproseso ang loan financing ng Pilipinas para pambayad sa mga in-order na bakuna mula sa China. Kaya umaksyon agad si Vaccine Czar Carlito Galvez sa pamamagitan ng DOH para magamit ang contingency fund ng Pangulo na nakasaad sa General Appropriations Act, lalo na sa mga sitwasyong maituturing na urgent ang pangangailangan ng pondo. Kaya ngayong Linggo, nasa 1 milyong bakuna ng Sinovac ang nakatakdang dumating sa bansa. Isa itong patunay na ginagawa ng administrasyon ang lahat ng paraan. Huwag lang maantala ang delivery ng mga bakuna at walang masayang na panahon dahil kalusugan at buhay ng maraming Pinoy ang nakasalalay dito. Kapag naantala kasi niya ang National Vaccination Program, ang ekonomiya ng bansa at pangkabuhayan ng marami ang apektado. Kaya hinimok nigo ang publiko na magpalista na para mabakunahan agad kapag nariyan na ang bakuna. Huwag kayong matakot sa bakuna. Magtiwala ho kayo sa bakuna. Ang bakuna po ang solusyon. Ususi.